Hi guys, good evening. Ano na dito? 2:40. Dito yung sinyo sa tiyan Ipiflex ko lang yung napakaganda kong alaga na hindi pa kami pinapatulog. Sa, wo bu ba ni le, zhe hua dou ke yi zi da jia ting. Ayaw niya matulog. Ni ba wo gong gu, xian lai dou 3点 le. Ai, ni hai zai wo jia, ni bu zou. Galit na galit siya. Kasi nag-promise yung anak niya na pupunta dito. Papunta naman yung anak niya. Papunta naman yung anak kakakasa lang. Gabing-gabi na. Gusto namin siya mapatulog. Ayaw niya matulog. Sinasaktan niya yung sarili niya. Sinasaktan niya yung sarili niya para sabihin sinasaktan ko siya. Buti na lang may mga CCTV camera dito sa bahay namin. So, kahit anong gawin niya, hindi maniniwala sa kanya. Since kanina, ayaw niya na kumain dahil sa pangako sa kanya ng anak niya na pupunta dito. Nagsisigaw siya, tumatawag na naman siya ng pulis. Kawawa yung mga kapitbahay namin. Nabibig siya. So, kayo mga OFW, kung gusto nyo mag-abroad, lalo na pag mag-aalaga na matatanda, isipin nyo mabuti. Alam nyo dito sa bahay namin, walang gagawin. Walang ginagawa talaga. Pero sa kanya, mamamatay ka. Nangahampas yan. Hindi mo alam kung paano yung temper mo. Pag mainitin ang ulo mo at nakisabay sa kanya, walang mangyayari sa inyong dalawa. Tignan niyo siya. Pagod na pagod siya. Pinapatulog siya ng anak niya. Pinapapilit siyang patulogin sa akin. Kaso lang ayaw niya matulog. Gusto niyang pumunta doon sa terminal ng bus para hintayin yung anak niya. Eh, hindi makakuha ng ticket yung anak niya kasi Labor Day dito bukas. So, walang pasok, holiday. Muuwi sa kanya-kanyang probinsya katulad sa Pilipinas. Yung mga tao. Kaya ganyan. So, hanggang ngayon, mag-aalas stress na. Hindi pa rin kami makatulog ng maayos. So, yung mga OFW na plano mag-abroad, yung mga first-timer, if I were you, think it thrice. Madali naman. Madali lalo na ito. Itong alaga ko, nag-iisa to sa bahay. Kaming dalawa lang. Pero, pag hindi mo control yung temper mo, baka maano, baka masaktan mo siya. So, pag nasaktan mo, kasalanan mo, pitay mo, di ba? So, kinulong ko lang siya dito sa kwarto. Nandito kami sa kwarto kasi nandun kami sa labas kanina. Nagsisigaw na naman dun sa bintana. Pupuntahan na naman kami ng pulis. Napapagod lang yung pulis, di ba? So, nakakapagod rin. Yung anak niya, papunta na dito. Kaso lang talagang ang hirap nilang makasakay. Kaisa! Ayan, tinatawag na naman yung anak niya. Kaisa! Ay, jiu-jiu mo! Tumang ba na? 94 years old na to. Kaisa! Medyo nag-uulyanin na. Minsan, yung sa pouch, yung maliit na pouch, sasabihin niya sa mga polis, ninakaw ko daw yung 1 million na nandun sa ganong kaliit na wallet. Kaya lang, yung tiyan na rin niya, doro tiyan. Tapos, mananakit, mangungurot, manghahampas,
因为我没欠过人家钱。Pinasitis ka namin kung kanina kasi mayroon siyang, pero wala mar- po siyang parating masakit yung ulo niya. Yagan ako, pibaw na yung tura niya. Tingin ko, kaya siya sumasakit yung ulo niya kasi hindi nga siya natutulog. Hindi naman siya parating ganito. Pinangakuan lang siya ng anak niya kanina. Wala siya itong siya. Na wazi uuwi ngayong araw. So gusto niya mangyari. Lumipad yung anak niya patungo dito. Eh 3 to 4 hours ang biyahe from Taipei to Taichung. Tapos pila pa sa bus. Matanda na rin yung anak niya, 73 years old. So ayaw na niya nagkukotse. Pag pumunta rito, siyempre nakakapagod din nga. Yan, ganyan. Napaka-energetic niya. Ako nga sumasakit na ulo ko eh. Pero parang siya okay pa din. No. Ganito yung sitwasyon namin mga OFW pa. Lalo na ma-Alzheimer's yung mga alaga namin. Pag, pag nagalit ka, dapat maraming, malawak yung ano mo, pag-uunawa mo kasi pag wala kang pag-uunawa, masasaktan mo, di ba? Katulad niyan, naalala na naman niya yung ref, kung anong laman, gusto niya mamili, di ba? Nakakapagod. Hindi ka mapapagod sa ginagawa, mapapagod ka sa alaga mo. Ganyan siya, ganyan lang kami. Ayaw niya humiga, pinahihiga ko lang siya para makapagpahinga. Siyempre, makapagpahinga din ako. Kaya kung mainitin ang ulo mo, kulang ka sa pasensya, huwag ka na mag-abroad kahit saan. Dahil kahit saan, ako nasa Taiwan, paano pa kayo nasa Japan, nasa Saudi? Tignan mo siya. Nag-artist siya. Ay, siyang masakit yung ano niya, para mapakawalan ko siya dito. Ang problema lang, pag pinakasalan ko siya dito. Pag pinakawalan ko siya, delikado. Ayoko na. Ayan. Sa mga OFW, 我只想自由，我只想自由。sa pamilya ng may OFW na nasa Pilipinas, huwag nyo lang bigyan ng sama ng loob yung mga ano nyo, lalo na yung malalaman nila yung jowa mo, may jowa ng iba, di ba? May kinasama na ng iba, masakit yun sa kanila, kaya marami nagpapakamatay. 我想他老婆也走了。 一定就剩他一个人，才会变得这个德行。 marami siyang galit sa buhay niya. 我也没去台北，我也不知道。 Kayo, nasa Pilipinas, 我也没吃他们俩的饭。 Huwag puro hingi ng pera. Alalahan ninyo din yung ginagawa ng mahal niyo sa buhay din eh. Tapos yung mga nandito naman, huwag na huwag yung sasaktan. Mas maganda nga kung may CCTV eh. Katulad ko, napaka-thankful ko kasi may CCTV kami. Kasi ang daming niyang arte. Napaka-daming arte. Ang sakit na ng ulo ko. Sakit na. So, alam niyo na, ang aming buhay dito sa Taiwan, kahit saan man, basta may mga ganito. Napakahirap, nakakapagod. Kaya kung lalabas ka ng bansa, true to life story. Ito ay isang true to life story. Ako, first time ko mag-abroad. Sobrang first time ko mag-abroad. So, ito yung first time ko sa lahat. Makisama sa ibang tao. Magpakatulong sa ibang tao. Kaya, mas magsikap na lang kayo magtrabaho sa Pilipinas. Pero kung no choice, maganda naman dito eh. Maganda naman sa ibang bansa.
Pero,这样的人pag都ganito,有出息。tingnan niya, nag-iisa siya nagsasalita. Diba? Parang ako, nag-iisa ako nagsasalita. So,虽然最后有报应，ano lang, yung但是现在sa好mga风光。nag-subscribe sa akin, thank you for subscribe. Sisikapin natin magkaroon tayo ng promo next month. Kung ano yung promo na yon, tignan natin. Magpaparapol ako ng ano eh. Gusto ko sana cellphone para sa mga masugid natin nagsusubaybay. So ayan, yan yung true to life story ko dito sa Taiwan. Yung Ma'am Sheila na na ano niya na apakatapang. Matapang naman talaga ako. Kaso lang, hindi po pwede sa alaga niya, hindi po pwedeng saktan. Kailan sa liwan lang yun. So guys, maraming maraming salamat po sa nag-subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and click the tiny bell para sigurado kayo updated kay Ma'am Sheila. Diyos ko Lord, bigyan niyo po ako ng mahabang pasensya. Maraming salamat po. Bye-bye.